Oh, ito guys. Nandito na naman tayo. Yung tutorial na to is para sa kung paano palitan yung background ng contact saka yung mga maliliit na files, yung mga maliliit na designs. Yung mga hindi pa naka-subscribe dyan guys, huwag na kayo mahiya. Wala nang mawawala. Subscribe na kayo. Click nyo yung subscribe yan, oh, bad ng kanan, kulay pula. Tapos pindutin nyo na rin yung button, bell button, para lagi kayong updated. Okay. Panoorin nyo mabuti to guys, para makabuo na kayong sarili nyong team. Uunti-unti natin para makagawa kayo ng sarili nyo. Ultimo picture nyo, pwede nyo ilagay na gawing background. Okay. Tingnan nyo mabuti, step by step. Dadaan-daanin ko. Okay. Simulan na natin, guys. Ito, guys. I-step by step natin. Pero, bago ang lahat, guys. Remind ko lang. Working to sa Android 10 at sa Android 11. Working siya. Kasi ako naka pure Android 10 ako. Tapos nag-apply ako na pang Android 11. Is working naman siya. Parang same lang sila sa contact. Siguro kung mayroong pagkakaiba, konti-konti lang yun. Okay? At saka huwag nyong kakalimutan i-rotate yung cellphone nyo guys. Full screen nyo. Click nyo yung screen tapos may makikita kayong 3 dots. Tapos yan nyo rin, i-adjust nyo na rin yung resolution, okay? Tsaka yung rotate, para full screen kayo. Medyo kitang kita. Okay. Ito guys, ito yung step 1 na una mong gagawin. Ang una is, dapat, siyempre, meron ka ng mga applications. Ito, kung nakikita nyo, sa taas yung 4. Photo editor, 9 patch editor, pixel lab, background eraser. Ito yung Pinterest. Dito ako kumukuha ng mga wallpapers o kaya yung mga gagawin kong PNG na background or design. Siyempre, kailangan din natin ng iMod, of course. Okay. Pag mayroon ka na lahat niyan, pangalawa mong gagawin is mag-download ka ng wallpaper yung gagamitin mong background sa contact. Kasi ako, makapag-download na ako, ito, nasa PixelLab na, in-edit ko na, yun ang gagawin kong yan, si Alfred ng Ghost Fighter. Yung background niya is white. Kasi, pala guys, kapag gagawa ka ng team ngayon, panahon ngayon, yung mga latest update, kailangan na white dan muna, light team, light. Medyo marami pa kasing bug sa dark team eh. Okay, kaya white muna. Kasi pag nilagay mo yung medyo dark, yung sulat niya is dark din. Mahirapan kang tumingin sa mga letra or sa mga numbers, okay? Kaya kailangan is white. So, kung meron ka ng wallpapers, tapos meron ka ng mga applications, ganito ang unang step mo gagawin. Mag-download ka ng theme, recommended kung gusto nyo sa channel na lang. Kasi kompleto na yung mga files nun eh. Hindi na kayo magda-download ng ibang files. Ibig sabihin yung kumpleto na yung files nun, papalitan nyo na lang isa-isa. Okay, ganun lang kadali. Kasi kumpleto na yung pati XML. Alright, pagka na-download nyo na siya, siyempre papasok na sa download folder ng file manager nyo. Ang sunod mong gagawin is, kailangan mo munang i-decompression sa iMod. Pasok ka ng iMod to iMod. Then, download folder. Hanapin mo ito, download, click mo yan. Then kunyari ito yung na-download ko, Nectar Message Team. Okay, kaya ano pala to, kay Miss Dentingson. Hihiramin ko muna ito yung gagawitin ko, pang tutorial. Okay, shout out sa'yo Miss Dentingson. Yan, click mo siya, then makikita mo sa baba decompress, yung pang-apat, ito decompress.
Ayan, wait mo lang siya. Kasi kailangan mo siyang i-decompress pa sa pumasok siya sa decompress modules para makita mo yung mga hidden files niya, yung mga nakatago. Kumbaga, parang in-extract mo siya ganun. Then after ano, success na yung extra yung decompressing. Punta ka dito, 3 lines sa taas ito. Then decompress modules. Ayan, nakikita niyo ba dang taas? Ayan yan, click mo. Then, ayun yung contact, yung pangalawa. Tignan nyo yung ano niya guys, tignan nyo yung laman niya, ang dami. Ayan o, laman niya lahat yan. Papalitan mo lahat yan kung gusto mong gumawa ng team. Ganun kahirap guys. Pero pag sanay ka na, mabilis na. Sa una lang mahirap yan. Kaya respeto na lang sa mga teamers, mga modders dyan na team. Yung mga bashers dyan, kala nyo madali. Okay, ito yung contact niya. Yan, open mo yan, then rest, then drawables. Yan, sa loob niya nandiyan yung mga files niya. Ayan, kung makikita nyo. Yan ha, yan. Kasi pag di mo siya dinecompress, hindi lalabas ang mga to, hindi siya papasok sa decompress modules. Yan, yung mga numbers na yan, yun yung mga ano sa contact. Pag nagtatype ka ng numbers, yun yan. Tapos ito naman to, yun yung PBB dialer, yun yung square sa contact, yung square sa contact. Okay, ayun, iba naman dyan yan, nandyan lang sa contact yan. Ayun o, ito yung apat na to, ito tsaka ito, yun yung on off. Kung makikita yung sa settings, meron yan, on off. Okay, tingnan nyo. Ayan, yan yung on off. Okay, ayan, ito yung on, ito yung off. Then ito yung nasa ano lang to, nasa contact din to, yung mga pictures. Tapos basta papaliwanag ko mamaya, iisa-isayin ko to. Ito search bar, yan yung search sa contact, dito yun o. Ayan o, ito yan, ito. Okay, ayan, yan mga floating na to, madali lang to. Okay, ito yung mga background naman, ito background, PBBG window, color window, yan, mga background nya, yan yung pinaka background ng contact. Ito yung mga nakikita mong puti na yan, yan, lahat yan, yan yung makikita mo sa taas, dito sa contact, hindi ito. Pati status bar, color yan. Okay, pagka na-decompress mo na, tapos ka na sa unang step, nakita mo na yung loob ng files. Ngayon pupunta tayo sa pangalawang step guys, sisimulan na natin. Okay, ito guys yung pangalawang step. Kailangan mo muna siyang i-apply yung team na re-remote mo. Yung ibang nagmamode kasi niyan, hindi na nila ina-apply, sanay na yung mga yun. Pero kung beginner ka pa lang, kailangan mo siyang i-apply para makita mo actual yung mga pinapalitan mong files. Okay, so i-apply ko siya. Ito ka ng phone manager, then download, then ito yung team nectar. I-apply ko muna siya. Wait mo lang siya, kailangan kasi yan eh, para hindi ka malito. Pag na-apply mo na siya, siyempre i-permanent muna natin sa i-mode. Then click mo yung blue circle sa taas. Ayan, permanent na yan. Then alisin mo muna. Ngayon magsisimula na tayong mag-remote. Magbalit ba? Open mo yung iMode. Balik ka dun sa decompress modules kanina. Yan. Then yung team, nectar message, yung contacts, rest, drawable. Yan. Yan yung laman niya kanina. Unahin kung papalitan yung ano guys. Ito na lang, PBBG sa taas.
PBBG. Ito yan. Yan, ito. Nakikita mo yan. Ito, yan. Yan. Yun. Yung square na yan. Square. Yan yun. Ngayon, ang size niya is 1100 by 1300. Importante kasi yan guys, yung size. Okay. Ngayon, papasok ko ng Pixel Lab. Then, cancel mo. Then, delete sa taas. Ito, delete. Then, okay. Punta ka sa pang-apat. Transparent. Then, image size. Yung size niya. 1100. Tapos, 1300. Ayan yun. Pero medyo natataasan ako. Iyan mo konti. Gawin ko na lang 1200. Nasa inyo naman yan eh. Pwede naman siyang ano, pag in-apply nyo, makikita nyo naman kung gusto nyo hindi. Pwede siyang palitan anytime. Then, taas sa gitna, size shapes. Yan. Then, kailangan guys, puno yan. Yan. Then, lagyan mo siya ng ito, black stroke. Yan, punuin ko. Kasi black and white yung ano ko eh. Black and white yung background. Radius, gusto mong pabilog. O, pwede na siguro to. 25. Yan. Medyo hindi siya kita. Yan. Yan. Dapat kitang-kita siya. Yan. Then kung gusto niyo lagyan ng background sa may gitna, okay mo muna. Then kung gusto mo lang lagyan ng background sa gitna, click mo yung plus sa taas. Then from gallery, then 3 lines photos, then ito sa eraser, ito lalagyan ko ito. Mapapasin nyo guys, wala nang background sa side dyan kasi PNG na yun eh. Misang gagawa akong tutorial pa paano i-convert ng isang photo sa PNG. Okay, then check mo lang sa baba. Lagyan mo konti. Then i-adjust mo yung ano niya, opacity. Ito, opacity. Kaya hindi masyadong makulay. Siguro 30 pwede na yan. Yan, then check. Yan. Pag okay ka na dyan, save mo na sa taas. Save image. Yan. Tapos, balik ka sa iMod. Masisave yan sa file man ay sa file manager Pixel Lab phone storage. Yun, papalitan ko na to dun sa ginawa ko. Click mo yung parang lapis to. Nakikita nyo to, parang lapis na to. Click mo yan, then punta ka dito sa Pixel Lab folder. Ito Pixel Lab. Ayan, diyan siya na shave. Ayan. Diyan siya na save. Click mo lang. Then, are you sure you want to proceed? Yan. Kapag in-okay mo yan, mare-replace yun. Okay. Ayan. Ayan na yung, ano yan. Isa square, yung background dialer. Okay. So, ngayon, punta tayo sa pang-tatlong step, yung papalitan ko naman yung mga dialer. Dialer button, guys. Dialer key. Okay. Tara tayo dun. Ito guys, sa dial kit, sa dial na tayo. Sa dial, mga dial key numbers tayo. Balik ka lang sa iMod. Ay, sorry. Excel, iMod. Then, ito yan. Yan, umpisa natin dito. Lahat yan. Yan. Hanggang dito yan. Yan. Pero madali lang i-edit to guys. Yan, hanggang dito sa 0.
Yung size nila is 130 by 130. Pero ang lalagay ko is 150 by 150. Bakit? Ipapaliwanag ko mamaya. Ito, balik tayo sa Pixel Lab. Total, nagawa ko na rin to, burahin mo na yan. Click mo, then burahin mo sa taas. Click mo to, burahin mo sa taas. Yan. Then, balik ka sa pang-apat sa baba. Image size. 150 by 150. Sa mga na to guys, ha, dial key numbers. Then, okay. Balik ka sa gitna. Then, shape. Dito, kayo, ang gusto nyo, kung anong gusto nyo, shape. Pabilog, pahaba, triangle, ganun. Usually, ginagamit nila dito, circle eh. O kaya, yung pwede rin square. Pero, circle na lang sa akin. Yan. Ito, huwag nyo pupunuin, guys. Kaya, ginawa ko siyang 150 by 150 para may adjust ko. Pwedeng baba, pwedeng taas. Yan. Pwede sa side, pwede sa side. Okay. Yan. Kitna mo muna. Tapos, ano bang kulay? Black na lang. Then, yan, pwede na siguro muna yan. Then, okay. Ngayon guys, sisimulan ko yung number 1. Kasi yung number 1 guys, kung titignan nyo dito, tignan nyo yung number 1, medyo mababa siya. Ito, nakita nyo? Medyo mababa siya. Gagawin natin yan, tataas natin para magpantay siya. Tignan natin mamaya kung uubra ba siya. Yung number 1 lang yan, ha. Then click mo yung baba, yung A. Ito A. Then text. Then ito, nakita mo sa bandang taas, i-adjust mo dito. Yan, dyan mo siya i-replace. Then click mo yung edit sa baba. Then burahin mo yan, lagay mo 1. Then okay, ito sa bandang kanan, taas. Then i-adjust mo lang yan. Gusto mong palitan ng color yung 1, nasa iyo naman yan. Pwede siya dito sa color. Ito color. Pero hindi ko napapalitan niya kasi nga black and white yung background. Yung font na lang papalitan ko. Ito yung font, yung AB. Ito. Pili ka dyan. Siguro ito na lang siguro. Ito meme font. Ayan, meme font. Then okay. Lagyan mo konti. Gitna mo. Ayan, gitna mo lang. Then okay mo na. Pag kontento ka na, okay mo na. Then save as image. Save to gallery. Papasok ko yan guys sa gano, ha, Pixel Lab, ha. Pixel Lab folder yung kanina. Then pag na-edit mo na yung 1, click mo muna yung circle na black, tapos sa gitna mo. Yan. Kasi yung ito, yung 2, 3, 4 hanggang 9, okay naman sila eh. Dapat gitna. Tapos click mo yung numbers, gitna mo rin. Tapos meron na tayong number 1, no? Click mo yung edit. Ito sa baba, edit. Burahin mo, gawin mo 2. Sunod-sunod lang yan. Ayan, save. As image, save to gallery. Then edit. Gawin mo 3. Sunod-sunod lang yan. 1, 2, 3, hanggang 9. Then save. Then edit. 4. Save. As image, save to gallery. Then edit ulit. Edit ng edit. 5. Then save. Huwag nyong kakalimutan yung save guys, ha. Then edit. 6. Save. Then edit. 7. Gitna mo para maganda. Save. Save as image. Save to gallery. Then edit. 8. Then gitna. Save as image. Save to gallery. Then edit. 9. Save. Yan. Ngayon, nasa ano tayo guys? Yung 10. Bali, 0 lang yun. 0.
Yung pansinin nyo yung zero naman medyo mataas siya. Ha, nakikita nyo, mataas. Gagawin mo nyan, bababa mo siya dito. Click mo yung circle, yan, baba mo. Yan. Para pagka nirebuild mo na siya, in-apply mo, medyo pantay-pantay ng konti sila. Then click mo yung number, edit, zero. Yan. Basta yung ano lang dyan, yung 1 at saka 0 lang. Yung 1, mataas. Yung 0, mababa. Then, save. Yan. Ngayon, dalawa na lang. Yung number sign at saka yung asterisk. Yung star. Balik mo sa gitna. Then, yung numbers, click mo. Balik mo sa gitna. Edit. Tapos, yung number sign. Ito. Yan. Medyo malaki. Yan, pwede na siguro yan. Yan. Then save. Then edit yung asterisk, yung star. Yan. Lakihan mo ng konti. Yan. Then save. Ngayon, na-save na natin lahat. Ngayon, balik tayo sa iMod. Ayan, ayan sila. Unahin natin sa taas, ha. Ito, yung asterisk, yung star. Click mo ulit yung lapis. Ito, lapis. Then, nandito na tayo kasi automatic rin. Pinili na natin kanina ito kaya nandito siya. Ano ba yun? Balik natin. Asterisk. Ayan, sa taas. Asterisk. Then, okay, replace. Yan, asterisk din yan. Tig dalawa-dalawa yan eh, kasi yung isa normal, ito. Yung isa press. Yan, asterisk. Dito, number sign. Diba, napakadali lang, guys. Parang mahirap, pero madali. Yan. Gayahin mo lang, 8. Ito, 8. 8. 5. 5. 4. 4. 9. 1 2 1 2 7 7 6 6 Kung napapansin nyo, guys, para medyo maliit yung gawa ko, no? Pwede nyo naman lakiin yan. Kung gusto nyo, gawin nyo 160 yung box, tapos gawin yung 140 o 130 yung ano. Basta magtira kayo ng space para pwede nyo itaas, pwede nyo ibaba. Okay? 3 3 2 2 Yan, 0 0 Okay na yan. Ay, sandali, 0. Yan. Ngayon, guys, ito pa. Kukunti na lang. Ano pala, guys, yung mga iba dito, yung mga maliliit na files, medyo hindi ko na muna isasama sa tutorial. Baka umabot tayo ng isang araw, eh. Hindi, joke lang. Mahaba-haba kasi yung oras pag pinuno ko lang yan. Yung mga importante lang. Kasi pag natutunan nyo na to, kayo mismo sa sarili nyo, malalaman nyo na. Okay? Ngayon, okay na yung mga dial. Ito, mga dial key1, normal, yan, okay na yan, no? Ngayon, guys, punta naman tayo sa yung dito sa taas. Ito, status bar, tool bar, at saka ano. Okay? Yung mga dial key na yun, guys, hindi na kailangan na na-impat siya. Nakita nyo naman. Direct apply lang ako, okay? Doon naman tayo sa toolbar, status bar sa taas. Okay? Ito, guys, oh. Dito na tayo sa toolbar. Status bar, saka yung mga... Ewan ko ano pangalan, eh. Basta yung sa taas. Punta ka sa iMod. Sinilip ko na, eh. Nasa bandang baba sila, eh. Itong mga transparent na to, guys. Yung mga transparent na yan, oh, di ba, wala kang makita. Babayaan nyo na yan. Okay lang siguro yan.
Yan. Ito. Umpisa dito, hanggang dito. Ito. Okay, kasi yung dalawang to, ito, tsaka ito, yan yung background. Ayan o, yun yung pinaka-background niya. Mamaya yan. Unahin na natin to. Ito, color toolbar, title view, BG, color toolbar, status view, yan yung lahat. Ang size nila is 180 ito. 1080 by 180, 1080 by 180. Ito naman, 1080 by 96. Okay, gagawa tayo ha. Hindi rin kailangan ng 9 parts to guys ha. Hindi rin kailangan ng 9 parts. Direct ano lang to, gaya nung kanina, direct re-replace mo lang siya. Okay, ito, burayin na natin to. Then burayin. Tapos balik ka sa gitna. Then ay dito pala sa pang-apat. Resize muna natin. Anong size kasi? 1080 by 180. 1080 180. Yan, ganyan ang size niya, yung pinaka sa gitna. Then balik ka sa gitna. Shape. Yan guys, kayong kung gusto nyo papalitan ko ng kulay, hindi siya puti para makita nyo kung ano yung napalitan na. Gagawin ko siyang dapat puno yan guys ha. Yan. Gagawin ko siyang color. Hindi, para makita nyo lang ha. Ito color dark blue. Yan. Yan yung 180. Then save mo. Save as image, save to gallery. Then balik ka sa size, yung isang size naman is 1080, 96. 96, di ba? Ayun, 96 ito. 96. Then okay. Balik tayo dito. Then edit. Ito naman color niya is iba-ibahin ko ng color para makita nyo. Sample lang kasi ito eh. Ito gawin kong ito, gawin ko siyang parang orange. Ito. Then okay. Then save. Then yung isa, tatlo yan guys eh. Yung isa, nakalimutan lang siguro lagyan to. Ito, naka-transparent siya oh. Ito yung dalawang to. Ito, tsaka to. Pero ito na lang yung lalagyan ko, yung isa. 1080-105. Tab layout to. Balik ka sa pang-apat, size 105. Then okay. Then sa gitna, then edit sa side. Edit ko yung kulay para di sila pare-pareho, para alam nyo. Ito naman gawin kong color ito, purple. Yan. Yan. Then okay. Then save. Okay. Then save. Yan. Ngayon papalitan ko na. Umpisa tayo dito sa una. Dito. Ito. 1080, 180. Ayun. Kulay blue. 1080, 180. Save. 1080, 180. Pareho lang. Ito. 1080, 180. Pareho din. Ito. 1080, 96. Ito yung kulay dark yellow. 1080, 96. Dark yellow. 1080, 96. 1080, 180. Balik sa blue. Tapos 1080, 96. Yellow. Tapos yung isa 105. Ito yun sa taas, 105. Yan. Tapos na tayo sa taas guys. Ngayon isasama ko na to. Yan yung dalawang yan. Yan yung pinaka background. Yung si Alfred yung kanina. Ito si Alfred. Then okay. Ito yung size niya guys ha. 1080 to 340. Yung isa naman 1080. Basta pwede rin yan pareho. 1080 to 400. 1080 to 340. Same lang sila. Ayan guys. Okay na. Ngayon punta naman tayo sa mga floating. Ito guys, papakita ko floating. Ayan, nakita mo yan sa taas. Yan. Yan, kailangan ng 9 patch yan guys. Ito,
Yan, mga nakikita mo nag-upload na ganyan. Ito, alibawa to, ito. Oh. Yan. Yan, mga nag-upload na ganyan, yung square na yan. Yan tayo, susunod tayo dyan, okay? Yan ang next. Malapit na natin matapos, guys. Ito. Yung mga floating window na yung gaya ng modal view, yung portrait, landscape, yon. Pinakita ko kanina yung mga square. Kalimitan na ginagamit nilang size doon is 150 by 150. Gagayain ko na lang. Okay. Balik ka sa Pixel Lab. Then, burahin mo to. Delete. Then, punta ka sa pang-apat ulit para ma-resize. 150 by 150. Okay, yan. Then, sa gitna. Shape. Yan, pwedeng puno yan, guys. Pwedeng hindi. Kasi dadaan sa 9 patch yan. Kapag natuto kayo, guys, kayo na mismo magdi-design ng team nyo. Yan. Then, kulay black na rin. Lagyan ko ng stroke. Yan. Tapos lagyan ko ng pabilog, radius. Siguro mga 80. Yan, okay. Para wala na maraming design. Tutorial lang naman ito para magka-idea kayo. Then, kayo kung gusto nyo lagyan ng ulit na shape para mas maganda, ito, click mo yung plus sa taas, lagyan mo ulit na shape. Yan. Parang kagaya din ng kanina. Diba? Para magka-dubli sila. Yan, oh. Tapos, ikaw nang bala mag-design pero buburahin ko na yan. Yan, save ko na. 150 by 150, madali lang to. Then, okay, save to gallery. Yan. Ngayon, papasok tayo sa ano, guys, 9 patch. Nasa Play Store lang mga to, guys, mga application na to, maliban lang sa iMod. Ito yung 9 patch. Kailangan kasi ng 9 patch yan eh. Kasi pangit. Labas yung mga letra kapag hindi mo ginamit ng 9 patch. Then, click mo yung folder. Then, lalabas dito yon. Ito, pinakauna. Then, yan. Tignan yung mabuti, guys, ha. Click mo yung plus sa taas. Then, add horizontal. Then, click mo ulit, add vertical. Ngayon, dapat ganito ang kalalabasan niyan, guys. Tignan yung gagawin ko, ha. Yan, dapat maliit. Masikip. Yan, nakikita nyo yan, ha? Ganyan siya sa stretch. Ito, stretch. Tapos, pag okay na yan, dito tayo sa padding. Click mo to, parang zoom. Then, yan. Ito naman, guys, ganitong kalalabasan ito. Ito yung basihan ng mga letters. Nandiyan yung mga letters sa gitna na yan. Yan. Dapat ganyan, guys. Tingnan nyo, ha? Yan, nakita nyo. Tapos, check nyo ulit. Yan, dapat ganyan, ha? Yung stretch, ganyan. Yung padding, ganyan. Then, click mo yung 3 dots. Save. Save, compile. Tapos, pangalanan mo. Floating na lang. Para hindi nakakalito. Then, okay. Ngayon, guys, masisave yan sa... Hindi siya sa Pixel Lab masisave. Masisave naman yan sa folder ng 9 patch sa file manager. Ngayon, balik ka sa iMod. iMod. Yan. Ito, guys, papakita ko sa inyo. Alin yung mga yun. Scroll mo lang. Yan, hindi yung mga yan. Yan, mga maliliit na files lang yan eh. Ito, guys. Yan. Nakikita ito. Color center. Yan yan. Tandaan nyo yung pangalan niya. Ha? 150 by 150. Click mo ulit yung lapis. Then, wala siya dito. Ha? Huwag dito. Click mo yung arrow sa taas. Yan. Tapos, click mo yung internal. Kasi nasa Pixel Lab ko eh. Ngayon, punta ka sa 9 patch. Ito, 9 patch. Ito yun. Ito yun. Click mo. Then, okay. Yan. Sa pangalawang balik mo, nasa 9 patch ka na ulit niyan.
Yan, ito yung mga yan. Yan, yan. Yan, color tool navigation view. Yan. Ito, color is more secondary. Yan. Yan, lahat-lahat nang yan. Yan, color pop-up menu. Yan din. Color pop-up place window. Yan. Color secondary, yan, large. Color large main button. Yan, kailangan, yan. Buti, same lang ang size, hindi ka na mahirapan. Yung ibang kasing timer, iba-ibang size nyan eh. Ito, last. Yan. Okay na yan. Ngayon guys, meron pang isa dito. Meron pang isa dito. Yung kailangan din ng 9 pads. Pero pwede na rin siguro to kasi 150 by 150 rin ang size nun eh. Ito yun oh. Ito, nakita mo sa baba. Yung SIM 1, SIM 2. Yung lalagyan nila. Diba? Yan yun. Ito, yan. Yan yun. Papakita ko sa inyo. Ito yan. Saan ba yun? Ito. Babasa nyo ito. PBBG dial BTN normal. Yan yun. 150 by 150 rin. Oh. Replace mo na rin. And okay. Yan. Tapos na tayo sa mga pop-up sa floating. Ano yan. Okay. Ngayon. Ito guys. Pinakahuli na to. Pinakahuli. Doon naman tayo sa search bar. Search bar. Ito yun. Oh. Ayan. Nakikita mo search bar. Ito sa taas ito. Yan. Yan naman ang susunod nating edit. Next step. Okay. Ito guys, last na to. Siguro na medyo nalilito kayo. Talagang ganun guys. Pwede naman kayong gumamit ng ballpen sa papel. Isulat nyo yung mga bawat details na papalitan para hindi kayo malito. Last na to. Ito, search bar. Pinagkita ko nga. Ayan. Ang size niya is 1090 by 130. Pixelab ulit. Burayin ulit. Tapos, ito, shape. Ay, image size. Yung size kasi. 1090x130. 1090x130. Hindi na kailangan ng ano to guys, hindi na kailangan ng 9 pads. Okay lang. Yan balik ka sa gitna shape. Sample lang naman to eh. Kahit kukunting design lang. Yan. Then, lagyan mo ng konti. Then, black. Pare-pareho lang size. Eh, pare-pareho lang yung design, sorry. Kasi black and white eh. Yan, tapos radius. Yan, 10 pwede na. Then, okay. Then, dali nga, silipin ko. Ah, okay. Kasi minsan nagkakamali tayo sa fonts eh. Di ba may sulat siya oh. Tignan mo. Yan, yung nababasa mo yung search among 358 contacts. Baka kasi white yung ano niya, white yung fonts niya, hindi makita. Then save. Yan. Replace natin ulit. Balik tayo sa Pixelab. Nasa 9 pads tayo eh. Balik tayo sa Pixelab. Internal. Pixelab. Ito yun. Yan. Ito guys, kunting kadagdagan lang para madagdagan nyo. Ito, nakikita nyo ito. Detail press, detail normal. Next, next, next. Pare-pareho lang ang size nya, 80 by 80. Dito sila guys, oh. Ito, nakikita mo yan. Yan, nakikita nyo ito sa side. Yan, parang mga bears na yan. Yan, yan sila. Okay. Burayin mo yan. Then, resize. 80. 80. Then, shape.
Gusto ko bilog eh. Ayan. Kahit di masyadong pakapuno, okay lang. Then, color black. Then, okay. Lalagyan ko ng picture sa gitna. From gallery. Eraser. Ito si Alfred. Ayan. Ayan. Lagyan na, gusto mo lagyan ng shadow. Ayan. Shadow. Kulay green. Ayan. Ayan. May shadow siya, di ba? Then, okay. Then, save. Last na to, guys, ha? Mag-set kayo kung di nyo naririnig para malinaw. Dapat naka-full screen din kayo. Yan. Yan. Basta makikita nyo yung 80 by 80. Palitan nyo. Pwede na pare-pareho ngayon. Gusto nyo ayaw pare-pareho. Yung isa Alfred, yung isa Dennis. Yan, ganyan lang gagawin nyo. Pero ako pagpapare-pareho ko na lang. Ito. 80. Yan Alfred. 80. Pero pati ito. 80. 80 ito 80 rin 80 yan, okay na siguro yan, wala na no, okay na ito sa status bar guys, sa remind ko lang, iba-ibang kulay nya sa taas, hindi ito para makita nyo, okay na siguro mga to. Ngayon yung mga maliliit na yan, kayo nang bahala dyan pagka natuto kayo. Mag-download kayo ng picture sa Pinterest, tapos alisin nyo yung background, gamit kayo yung background eraser. Ito nga, ito. Okay, try natin i-apply mamaya. Pero bago ang lahat, may isa pa akong nakalimutan. XML guys, XML. Back mo. Ito, magkita yung asset. Ito asset. Then XML. Papalitan din natin yan. Yan. Ito yung nasa taas na yan. Color brown na yan. Yan yung nandito. Ito. Alam mo yung nababasa mo yung sa taas yung phone. Diba? Kulay brown. Yan sila. Yan o. Yan. Kulay brown. Yan yun. Tsaka yung 2 dots sa taas. Ito. Ito. Yan sila. Palitan natin ang color. Color red na lang. Ayan. Okay. Normal red. Okay. Green tint press red din. Ito guys, pinakataas in disabled, gawin ko na lang blue. Kasi disabled 'yun eh, para makita natin disabled tsaka normal. Then dito color preference title color. 'Yan yung sulat guys. Font color toolbar yung mga dito yan, ito yan, yan yung mga color ng text, yung black and filter settings, yan sila, hindi ko napapalitan, okay na yan. Then ito color preference title color normal, yan yung mga sulat, yan nakikita niya, yan yung mga sulat na yan, yan sila. Yan, okay na siguro to. Okay na yan. Then ito, color dialer ay dialogue fragment. Gawin kong white. Kasi white yung background ko eh. Then pati yung color navigation sa baba. Gawin ko rin white. Okay. Okay na yan. Okay na yan, guys. Color navigation fragment, navigation bar. Yan yung sa baba. Hindi ako nagamit ng navigation bar guys eh, pero mamaya iyan ko on ko para makita natin. Okay na yan. Yung mga iba pala guys nagtataka, hindi daw nila ma-apply kapag ka pinindot nilang ganyan, gusto nila hindi manggagaling dito, misang papaliwanag ko na lang, ah, okay. Then save, huwag mo kakalimutang save sa baba. Ito save, then i-rebuild ko na guys, ah. Click mo itong sa taas, then yung team na nirebuild mo,
Then make sure naka-check yung contact. Ito ah, make sure naka-check yan. Kada may inaayos kayo, dapat naka-check yung bago nyo i-rebuild. Then rebuild. Then pag lumabas to, detected error. Ignore and rebuild mo lang sa baba. Magpo-processing na yan. Masisave to guys sa phone file manager, phone storage sa iMode folder. Yung iba kasi, may na-experience na ako eh. Hindi daw na-apply, hindi daw napalitan. Ngayon pala, ang ina-apply niya, yung dinownload niya lang sa download folder. Dapat yung i-apply nyo yung sa iMode folder. Yung nandun yung ni-rebuild nyo para makita nyo yung mga binago nyo, okay? Ayun, pag luwabas na to, alisin mo na. Ngayon guys, bago ko siya i-apply, i-screenshot ko muna to. Okay? Para makita natin yung kaibahan. Ito. Ayan, screenshot. Tsaka ito, para wala yung dialer. Ayan. Para mamaya makita natin. Ngayon, puto na tayong file manager. Pero bago ka pumunta doon, narisin mo muna lahat. Ngayon, file manager, phone storage, iMod. Ito, nakikita nyo, iMod. iMod folder. Ayan o. Then, my teams. Ayan, ito yung minode ko, yung Nectar. Sa baba. Apply natin guys, ha? Tingnan natin yung resulta. Then, try me. Check natin. Yan. Then, alisin ko muna sa recent sub para malinis. Then, permanent ko muna. iMod. Then, permanent. Yan. I-activate ko muna yung ano guys, yung navigation bar. Settings, then convenience tools, navigation, ito virtual. Yan guys ha, meron na akong navigation bar. Ngayon check natin contact. Ayun. Yan guys, diba napalitan yung background. Screenshot natin ha, titignan nyo yung kaibahan. Screenshot natin. Yan. Tsaka ito. Yan. Umasdan natin. Tingnan natin sa photos. Ito guys yung kanina. Diba? Ngayon, ito yung ngayon. Diba guys, ayan o. Diba, ayan o. Napalitan siya guys. Ngayon makikita nyo, kung makikita nyo, nakikita nyo sa baba, wala yung SIM 1 at saka SIM 2. Diba, wala yung SIM 1. Kasi nga yung font niya puti. Yun ang sinasabi ko eh. Check natin yung search bar niya. Ayan o. Diba. Check natin yung mga floating. Ayan o, pareho lang ha. Diba, o. Ito. O, diba. Balik mo sa phone. Ayan o. Hindi luwabas yung SIM 1 tsaka SIM 2 sa baba kasi nga yung color ng text is kulay white kaya hindi siya kita. Kung magpapalit kayo, lagi nyo yung check para may idea kayo kung anong kulay ang gusto nyo. Pero napalitan siya guys, buo. Pati yung status bar. Diba? Napakadali. Madali na mahirap. Tsaka yung navigation bar niya, hindi siya ano, hindi siya parang hindi yakma yung pinalit kong kulay white. Silipin nga natin one time. Then decompress. Nectar. Contact. Tingnan natin si XML. Kung meron ba naiwan. Ayan, pakayan pala eh. Nakalimutan ko. Ayan guys, oh, ayan oh. PB color navigation, tsaka yung color window. Dapat white din yan. Pero okay na, at least may idea kayo, di ba? Laki ng kaibahan, di ba? O. Ayan o. Di ba, guys? Ayan o. Di ba? Ganun kadali, guys. Yung mga nakikita yung sa baba, hindi ko na pinatang, di ba? Ito, gaya nung delete. Ito yung delete, o. Ito. Delete, tsaka yung call na to, hindi ko na pinalitan. Pero at least may idea na kayo.
parang gumawa na lang tayo ng full time dito, nag-remove tayo. Sana guys, para sa effort po yung kakalimutan mag-subscribe, napakahaba ng video. Medyo napagod tayo ng konti. Para pag may video ako susunod, automatic papasok sa inyo. Okay guys, madalay na mahirap. Pinagpawis lang ng konti, konti lang naman. At least kung makagawa na kayo ng ano, padahan-dahan. Diba? Kita-kita lang tayo ulit sa ano guys, sa susunod na video. Sa ano naman tayo, sa message 410 and 11. Okay guys, maraming salamat and God bless. Alright.